Samantala, nananawagan naman ng tulong ang mga taga Santo Domingo, Nueva Ecija, kognay pa rin po ng epekto ng tinatawag na mga army worms o yung harabas na pumapeste sa kanilang mga pananim. Narito po ang aking report. Ikalawang linggo pa ng Pebrero na magsimulang mameste mga army worms dito sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Akala ng mga magsasaka, simpleng uod lang at kaya pang agapan ng mga pestisidyo, pero hindi mapigilan ang pagkalat ng mga peste. Ayon sa Municipal Agricultural Office ng Bayan, mahigit 400 ektaryang sakahan nang apektado. Pinaka-apektado ang 90% ng mga taniman ng sibuyas sa Santo Domingo. Sa katunayan, state of calamity na sa bayan dahil dito. Tinitingnan po namin dito yung sa climate change kasi talagang iba na yung panahon natin ngayon. And then, ito kasing mga farmer namin na ito, nagtanim ng sibuyas, namunla ng sibuyas noong December. And noong time na yon, nagkaroon po ng bagyong Nona. So nabaha sila, nasira lahat yung sibuyas nila, bumaha po sa lugar na to. And then, nasira ngay sibuyas. At ngayon naman bago anihin, uod naman po ang dumating. Parang hindi nga namin matrace kung saan galing yung uod na to eh. Parang fika na lang siyang sumingaw. Nananawagan naman ng tulong sa Department of Agriculture ang mga apektado magsasaka. Sana po ang magsasaka na po ng Santo Domingo po tulungan po nila sa mga ganitong mga sitwasyon. Kasi nga po, wala po kaming asahan po talaga sa ngayon, kundi sa pananim lang po na yan. Kaya nga po sana humingi ka po ng... Nanawagan po kami sa Department of Agriculture na sana tulungan po kami. Sa ngayon, pinaararo na ng Municipal Agricultural Office ang lahat ng lupang apektado para mamatay ang mga army worms. Kapag namatay ng peste, saka nila ito tatamnan ng bagong pananim. Bago isailalim sa State of Calamity ang Santo Domingo, isinailalim din sa State of Calamity ang kalapit na bayan ng Bungabon nung nakarang linggo. Sinira kasi ng mga army worms o tinatawag na harabas ang 90 ektarya ng mga pananim. Nasa 100 naman ang bilang ng mga magsasakang apektado ng pamiminsala ng mga peste sa naturang bayan.